Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Again, this is BM Gaming TV and ang pag-uusapan natin ngayon is all about Castle Defense. So, if hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel and also hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload. Let's go! So, hi guys. So, today, ang pag-uusapan natin is all about Castle Defense. So, paano ka nga ba kikita kay Castle Defense? And ano nga ba si Castle Defense? So, let's get it started. So, visit natin yung white paper niya, but let's look on the website first, okay? So, ito. So, yung website niya, it looks decent naman, no? And it's modified, as I can see here. Hindi siya parang normal na template base lang, okay? So, ito yung mga games na available right now, pero yung NFT is the Castle Defense. So, visit natin yung white paper niya, okay? So, what is POC? So, andito naman lahat eh. So, Pocket Arena is a play-to-earn NFT dApp games portal and platform that supports skill-based tournaments and user-generated NFT gaming with an NFT marketplace. The Pocket Arena is powered by Pocket Arena Token, which is POC. Ito eh, hindi pa lumalabas, guys. Hindi pa natin alam yung actual value niya, but the actual value, pag lumabas yan, may mga conversions na mangyayari. So, explain ko yun later, okay? Now, three main elements of Pocket Arena services and its technology. So, unang-una, yung 3.1 nila is the Pocket Arena is a social esports and tournament solution that primarily supports web browsers games. So, wala pa tayong mga applications sa Android or yung sa mga iOS, wala pa. So, more on browser games lang daw, guys. So, ito siguro more on fighting, okay? So, the main topic is all about the Castle Defense, no? So, tignan natin dito. So, makikita naman natin yung about sa Pocket Arena itself, like the technology, and yung mga importante nating makita. Okay, so, POC, and then deposit and withdraw. So, Ethereum based, okay, si POC pag lumabas. So, ayan yung distribution niya, guys, okay? So, nandiyan naman, pwede nyo namang i-backread, no? Or, i-visit nyo lang yung white paper. So, punta tayo sa pinaka main topic natin, which is the NFT Castle. So, ito yung mechanics. So, in Castle Defense, there are two parts. Castle Defense game for players and Castle Market for NFT sponsors. So, may dalawang klase. So, merong isa na mag-sponsor sa'yo and meron ding isa na magiging player mo. So, depende sa'yo. Kung gusto mo maging sponsor player, pwede naman yon. Pwede mo i-grind yung sarili mong castle. But I'll explain it further pag nakita nyo mamaya yung actual, no? So, sabi dito, dalawang tao yung mag-i-interact. So, si sponsor bibili ng castle and then si sponsor maghahanap ng player para maglaro at mapalakas yung castle niya. So, as we can see here, ito si sponsor, ito si player. So, may dalawang klaseng tao dyan, yung esports and yung item sponsor. So, yun po. Okay? Now, initially, the sponsor will buy the NFT Castle item. So, saan mo mabibili yan? Mabibili mo daw yan sa NFT Castle Market, which is here. Okay? But right now, walang available castles. Why? Kasi na-sold out po, guys. Sobrang daming bumibili ng NFT Castle ngayon because of its potential, no? But we won't know up until na ma-release na yung price ni POC. But I think the experience is convertible to POC. So, yun yung pinaka-inaabangan naming mga sponsors here. So, anyway, ito PC, ito mobile view. Okay, so may mga ganyan, guys. And then, after that, the sponsor can share NFT Castle with players. Whenever players play the game with the castle, they contribute XP to the castle and make its value increase. Okay, so habang nilalaro siya ni player, habang nilalaro siya, ina-upgrade siya, tumataas yung value ng castle mo. Ibig sabihin, mas nagiging mahal yung value niya, and pag binenta mo, of course, mas malaki yung kikitain mo than the initial investment, which is 49 euro to be exact. Now, paano ba siya nag-work? Paano nga ba mag-a-apply si esports player?
sa isang sponsor. So normally ang ginagawa is visit mo lang yung games.pocketarena.com and then dito as a player, ito yung view as a player, okay? So kung wala kang castle, kailangan mo daw maghanap ng castle. Tama? Ito ay just a practice. It's just a practice of the stages na pwede mo pagdaanan. So yung itsura ng mga mapa and all. So ganun. Now kailangan mo daw maghanap ng castle. So ito, itong mga to, yung mga sponsor na to, naghahanap sila ng mga esports player. Yan, esports player ang hanap ng mga yan. So, pwede kayong mag-apply dito. Like, for example, click nyo lang yan and then pwede nyong rentahan. And then, based on this one, terms and condition to rent this item, 80% ng XP mapupunta kay Adonis, which is the castle owner. And you can make profit when this castle is sold. It depends on your contribution. So, kung nag-contribute ka ng, or na-contribute mo is around 10,000, you will get 20% of the 10,000 XP, worth of XP, okay? And then, if you do not earn XP for 2 days, then the castle will be returned or pwedeng i-terminate ni sponsor. Pero klaruhin natin, okay? Yung 20% na yon, it's gonna be the experience and then yung profit na yun mapupunta directly sa'yo. Okay, now, hindi pa natin alam yung conversion ng POC token. So, let's wait for the amount and then doon natin makakalculate kung magkano nga ba yung kinikita natin. But I think they're going to change this. Gagawin nila to, babaguhin nila to kasi syempre gusto nila medyo balance kasi masyadong malaki daw yung 80% sa sponsor, which is fine. Kasi syempre mahirap din po magpa-XP. Okay? Now, remaining contract term is 15 days. So, if hindi maganda yung, performance ng player, you can terminate the contract in 15 days. So, may nakalagay doon parang terminate the contract for this player, mga ganun. So, so galingan nyo, sipagan nyo. Kung mag-apply kayo as scholar, sipagan nyo siya, guys. So, then, balik tayo dito. So, pag, yan nga, tumaas yung value niya, no? So, starting price kasi is around 49 euro lang talaga. So, ito yung parang tokenomics nila. So, profit sharing or for the sponsor and the player. So, 78% and then 4% lang sa Emoji Games, which is the developers. And then, yung player is 18%. But, they're planning to change this. I think 50-50. I'm not sure how much it is. Pero, in the future, they will release a new update about it. So, ayan. So, pag na-terminate, for example, na-terminate mo yung unang player mo since hindi siya masyadong naglalaro or hindi siya masyadong focus sa pagpapa-experience, no? Ang mangyayari is, pwede mo siya terminate, kuha ka na player 2. Since hindi rin maganda yung performance, terminate mo ulit. Si player 3, ganon, pinasok mo, and then siya yung nag-stay. So, yung contributions nila, mahati pa din yon. So, the more XP you contribute, the more profit you can get. So, kung may 10,000 XP ka nga, mas maganda kasi mas malaki yung pwede mo makuha. Rather than like player 1 na 1K lang yung contribution, so mababa yung makukuha niya. Okay? That's how it works. Now, facts about Pocket Arena. So, how can I convert XP to POC? By playing different PA or Pocket Arena D apps such as Castle Arena, Ice Pops, Bricks, and Target, can actually earn XP. So, hindi lang siya castle defense, but we're focused on the castle defense itself, no? So, early gamer will enjoy better rate of XP due to limited supply of POC. Please stay tuned with us. So, the exchange rate between XP and POC may vary from time to time. So, be aware, okay? Again, invest what you can afford to lose. So, hindi tayo financial advisor here. We're just, you know, stating the information that is on the white paper. So, yun lang guys, intindihin nyo muna yung game bago nyo pasukin, okay? And then, what is the price of POC and how to cash out? So, our ERC-based POC is going on a public sale in a few months time in this year. It is called IDO or Initial DEX Offering. So, upon this public sale, the price of the POC will be determined based on the market demand. The first exchange we may list could be Uniswap, and then it will be listed at major cryptocurrencies exchanges. So, make sure guys na makabili kayo, okay? Kasi syempre, iba pa rin, mamaya magpump yung token, okay?
at least meron kayong hold na POC. Okay? Pero again, invest what you can afford to lose, guys. And I don't want you to be on a situation na hindi nyo alam kung paano kayo lalabas. Mahirap kasi yan eh. So, mas maganda na yung ini-invest nyo is extra money nyo lang, hindi yung personal savings nyo. Kumbaga, extra nyo lang, yung alam nyo kahit matalo kayo, okay lang din. Okay? So, we'll never know. We'll never know. Hindi natin alam kung tataas ba siya or bababa ba siya. Depende sa market demand and supply. So, kung mas mataas ang demand, automatic tataas yung price. Pero kung mababa ang demand, tapos nag-oversupply, automatic, bababa yung price. So, that's how it works, guys. Okay? Then, okay na to. So, I got POC already in my browser wallet. And what is that? So, from some of our previous PA games, Smash and Grab, Jump the Gap, you may have earned some POC based on Stellar Lumens. So, this POC on Stellar Lumens will be called POC Classic. And this will be swapped into the new POC in the new PA wallet one by one sooner or later. So, our PA team is currently working on the system to make this swap possible for our early PA users. So, pwede ka rin kumita sa ibang games nila, no? So, yun nga. Nag-focus tayo dito sa Castle Market and we actually purchased 4 castles. Okay, I'm hoping na makabili pa ako soon another 4 or 5 para makapag-provide ako ng scholarship. So, sa mga gusto magpa-scholar dyan, you can comment and also share. Make sure na nakasubscribe din kayo sa channel and also hit the notification bell. So, once na may available tayo, I will actually post video about it and then leave a comment. Ibibigay ko sa inyo yung castle number and gusto kong makita kung ano yung why nyo, kung bakit nyo siya gustong i-grab. So, for me, gusto ko yung matulungan. So, actually, ito apat na to, tinulungan ko lang din sila. Random people from Telegram. So, ito si Cha. So, nakikita nyo naman, nag-grind siya, no? But for me, kahit mabagal or mabilis mag-grind, okay lang naman sa akin as long as may nag-grind ng castles ko. So, wag lang naman yung sobrang baba naman, no? So, ito, naka 10,000 na siya, sobrang sipag. So, naglaro pa lang siya 16 hours, guys. So, in 16 hours, naka 10,000 experience na siya. And nile-level up niya talaga yung castle natin. So, ganun lang kasi. Kasi, pag nile-level up mo yung castle, mas the more na lumalakas yung castle mo or yung defense ng defense towers ng castle mo, and which is good para naman din sa castle mo, no? And mabenta mo siya ng mas mataas. Okay, so ganun lang kasimple. Now if you want to visit this one, just go to pocketarena.com and then play their games here. So may mga games naman sila dito, no, na pwede niyong laruin, and you can also earn POC token from that. So yun lang, guys, and maraming salamat sa panonood. Happy 1,000 subscribers, and I hope na ma-reach natin yung next goal natin, which is 10,000 subscribers in the future. Thank you and God bless. I hope to see you soon. Peace out.